Magandang araw po sa inyong lahat na mga sumusubaybay sa amin. Sa video pong ito ay muli namin ibabahagi sa inyo ang mga libreng kaalaman kung paano at anong pipindutin nyo kapag kayo po ay may mga karamdaman sa inyong katawan. So sa video pong ito ay ang ipapakita po namin sa inyo ay yung tungkol dun sa mga katanungan ng mga kalalakihan dito po sa ating channel. Yung pong erectile dysfunction. So, yan po ay hindi may iwasan. At maraming nagdaranas yan. So, umpisan po natin sa ganito. Noong tayo po ay bata pa, ang edad natin ay 12 years old, hanggang sa mga panahong tayo po ay 30 years old, sometimes 35 pa nga, mapapansin nyo na yung atin pong pagkalalaki ay magiting na magiting. Bakit kamo? Noong una sa lahat ay, nung bata pa tayo, ay wala pa tayong masyadong alalahanin sa buhay. Ginagawa natin ang lahat ng mga bagay na gusto natin gawin. Pag uwi natin ay nakahanda na yung pagkain natin. Kain, tulog. At yung mga hobby lang natin ang ginagawa natin. Wala tayong masyadong iniisip dahil wala tayong responsibilidad. So, ibig lang natin sabihin, ang malakas makaapekto ng pananamlay ng ating pagkalalaki ay yung stress. Kapag marami ka nang iniisip sa buhay, unti-unti, nababawasan po ang tikas ng ating pagkalalaki. So, ito rin ay dahil sa ating pagkain. Kung kayo po ay nakakaranas ng ganito, ay ugaliin natin kumain ng prutas at gulay. Yung mga mabiberding dahon po na gulay. At saka magkaroon tayo ng regular exercise. Pero ang una sa lahat, para matulungan natin ang ating sarili, ay tanggapin natin ang katotohanan. Maging tapat tayo sa ating sarili at huwag tayong maging sinungaling. Dahil ang mga bagay na ito ay talagang darating sa isang lalaki. Lalo na pagka siya ay nagkakaedad. Hindi pwedeng nananatili ang tikas ng isang lalaki kahit siya ay may edad na. Natural lang na nalalaos ang kahit sinong lalaki kapag siya po ay nagkakaedad. So yun ay tanggapin natin. Pagka tinanggap natin at hinarap natin yung problema natin, doon natin malalaman ang solusyon. Pero kapag dinidiray natin, tayo ay nagiging sinungaling sa sarili natin, kahit tayo ay nanlalata na, sinasabi pa rin natin na hindi, ay hindi po natin matutulungan ang sarili natin. So unang-una sa lahat, harapin natin ang katotohanan. Dumarating talaga sa isang lalaki yan. Ngayon, pag naharap natin, wala na tayong magiging problema. Dahil pagka alam natin ang problema at hinarap natin, malalaman din natin ang solusyon. Nung tayo po ay bata pa, ang katawan natin ay nagpo-produce ng sapat o minsan sobra pang testosterone. Pero habang tayo ay nagkakaedad, nagpo-produce pa rin naman. Kaya lang, minimal na lang. Konti na lang. Kaya ang ating katawan ay nagsisimulang manghina. At kasama na nga yung parte ng ating pagiging lalaki. Pero ganun pa man, kapag hinarap nga natin, ay masosolusyon na natin. Ngayon pa, wala nang imposible sa mga panahon ngayon. Marami nang naimbentong mga gamot para sa karamdaman na ganyan. Pero bago nyo itry yung mga gamot na yan, ay kailangan nyo magpatingin sa doktor kung kayo ba ay maaaring uminom nun. Dahil yung mga gamot na yon ay
magkakaroon ng komplikasyon sa inyo kung kayo po ay may problema sa puso. Dahil pinapabilis ng mga gamot na yon, yung pagdaloy ng dugo sa inyong blood vessels, pababa dun sa ating pagkalalaki. Pero ganun pa man, pag yun ang sinunod nyo, may komplikasyon na nga kung kayo may sakit sa puso, pangalawa, gagastos kayo. Kaya narito po ang aming channel para ibahagi sa inyo. Ano po ba ang pressure points na maaari nyong pindutin upang ang ating mga blood vessels ay bumuka at dumaloy ang dugo pababa dun po sa ating pagkalalaki. So umaasa po kami na ito ay makakatulong sa inyo. Gawin niyo po ito araw-araw kung kayo po ay may problema. Wala naman pong mawawala, sabayan niyo ng pagkain ng prutas at gulay at ganun din po ang regular na pag-i-ersisyo. So ngayon po ay ipapakita na namin sa inyo ang 5 points na pipindutin niyo kapag kayo po ay nakakaranas ng erectile dysfunction. Ito na po. So, una po sa lahat, itong big toe natin at saka yung sumunod na daliri. Mga 2 inches po sa pagitan nila. So, dito. Firm pressure lang po. Pwede nyo ikutikutin. Pwede rin steady lang. Firm pressure. Hanggang 1 minute lang po. 30 seconds to 1 minute. Una po yan. Ikalawa. Ito pong ankle bone. 4 na daliri po. Sa itaas ng pang-4 na daliri, firm pressure. Ganun din po. Hanggang 1 minute. Ikatlo. Nakikita niyo po itong buto na ito. Yung buto na yan, o dito tayo sumukat. Sa sakong natin, sa itaas ng sakong natin, dito po. Bago di, sa loob po ng litid na ito, ha. So itong sakong natin, sa taas ng buto, paglagpas ng buto, ito. Itong malalim na yan. Ito po yung ika-4. Lahat po yan ay maaabot nyo. Ito pong ilalim ng tuhod natin. Yung ilalim ng tuhod po natin, lagay nyo yung palad nyo. Sa ilalim ng daliri na ito, huwag nyo nga hagipin tong buto natin, ha. Ito. Yan po ang 4 na pipindutin nyo sa ating pong paa. So maaabot po natin lahat yan. Yung pong mga ibinahagi namin sa inyong pressure points sa paa ay maaabot nyo yan. Yung po lagi namin ginagawa, sinisikap namin ng mga points ay magagawa nyo mag-isa, kaya-kaya nyo abutin. Ito po ang panghuli sa kamay. Sa ilalim po ng daliri na ito, dito po, ay ganun din, 1 minute. So yun lang po, mga taga-subaybay. Umaasa po kami na nakita nyo ng malinaw yung mga points na ibinahagi namin sa inyo. Gawin lang po natin yun araw-araw at wala naman pong mawawala bago nyo subukan yung mga gamot na na-invento na. Inuulit po natin, ano? Tanggapin lamang po natin sa ating mga sarili na talagang kahit sinong magiting na lalaki ay nalalaos kapag siya po ay nagkakaedad na. Dahil pag tinanggap natin at hinarap natin ang problema,
malalaman din natin ang solusyon. Pagka deny kayo ng deny, ay wala pong mangyayari sa inyo. Di po ba? Harapin natin ang katotohanan. Maging tapat tayo sa ating sarili at tayo po ay makakatulong din sa ating sarili. So, umaasa po kami na muli kaming nakapag-ambag sa inyo ng ilang bagay para po masolusyonan ang anumang problema ang dinaranas natin sa ating mga katawan. Patuloy po natin i-share itong ating mga video at mag-subscribe kayo sa aming channel. At salamat po sa muli ninyong panonood sa amin. Magandang araw po.